Magandang umaga po mga kapatid, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon mga kapatid ay December 13, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin po ng Diyos. Mga kapatid, lead us begin in prayer. Heavenly Father, we just thank you for your goodness, for your mercy, for your grace. Thank you Lord for everything what you have given to us. Salamat din po Lord sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon, Panginoon, sa pagbubulay-bulay, pagpalain niyo pong aming buhay kasama ng aming sambahayan, because we believe that your word will not come back void, it will always accomplish at magpatuloy ito magdudulot ng pagpapala sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din God sa panibagong biyaya at pagpapala na inyo pong inilaan sa amin sa araw na ito. That's why Lord, we expect that we will receive today. Salamat God, salamat Jesus, and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Once again, brethren in Christ, welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong mga pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa inyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nangakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. In Amplified Version, Proverbs chapter 4 verses 20 to 22, My son, attend to my words, consent and submit to my sayings. Let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart, for they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Alam po naman natin ang author po ng Proverbs ay walang iba kundi si King Solomon, mga kapatid. At alam naman po natin na si King Solomon ay naging successor ng kanyang ama na si King David. At si King Solomon was known as, sabihin natin, a man of wisdom, brethren in Christ. Kaya dito ay talagang nagpapayo po siya sa mga anak, mga kapatid, of course, through our Lord Jesus Christ, na dapat sa ating Panginoon, should I say, na ingatan ang mga salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso, dahil ang salita ng Diyos ito ay buhay and of course kagalingan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, our today's message, Grace and Promises for Sickness and Healing, which entitled Keeping God's Word for Wholeness. Kaya kung gusto po natin ng wholeness, mainam na buhay, malusog na buhay, malakas na buhay, all we need to do is to keep the Word of God from the bottom of our hearts, brethren. And our today's grace and promises for sickness and healing, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us na mabasa po natin ang salita ng Diyos or mapakinggan natin ang pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Kailangan personal po natin itong sinasang-ayunan, personal natin itong sinasampalatayanan, personal po natin itong inaangkin, at personal po natin itong dinideklara. At this point of time, ating pong i-acronym ang salitang HEALTH, H-E-A-L-T-H, brethren. First point, God's words that were kept in our hearts are healing. Ang mga salita ng Diyos na ating pong iniingatan sa kaibuturan ng ating puso, ito ay kagalingan ng wika ng talatang ating binasa, mga kapatid.
Why? Because in the Word of God, God's words are powerful, brethren. Kaya nagiging kagalingan. All we need to do, ideklara po natin ang salita ng Diyos na ating iniingatan sa kaibuturan ng ating puso. Dahil again, God's words that were kept in our hearts are healing. Second point, God's words that were kept in our hearts are energy. Totoo po yun. Masigla ho tayo if we hold on to the promises of God. Talagang pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos, tayo ay nagiging masigla. Hindi po yun nagkakaiba sa mga bata na pinangakuan ng magulang ng isang bagay na ikinatutuwa nila. So sila po ay mga energetic, sila po ay excited, mga kapatid. Why? Because nakarinig sila ng pangako. Gayon din po tayo, yung mga pangako ng Diyos, mga salita ng Diyos na ating iniingatan sa ating puso, if we hold on it, brethren, tayo rin po ay magiging full of energy, magiging energetic din po tayo, magiging excited tayo, dahil alam po naman natin that God will fulfill His promises sa buhay po natin. And then third point, God's words that were kept in our hearts are alertness. Tayo po ay nagiging alerto, mga kapatid. Why? Dahil ang salita ng Diyos ay nagpapalala sa atin what is right and wrong. Mga kapatid, nagiging alert ho tayo. Ang bagay na ito hindi ko gagawin because it is not according to the word of God. It is not the will of God. Gagawin ko ang bagay na ito because it is in the word of God. It is in the promise of God. So on and so forth, brethren. So nagiging alerto tayo. Kasi kung wala tayong awareness kung ano-ano lang ang pwede nating magawa. But thanks be to God because His words that are kept in our hearts ay ito po ay nagkokos na maging alerto tayo, maging watchful tayo, brethren in Christ. Fourth point, God's words that were kept in our hearts are life. Binanggit po kanina sa talatang ating binasa, totoo po nga naman na ang buhay, ang salita ng Diyos na ating iniingatan sa kaibuturan ng ating puso, ito po ay buhay. It will bring life, good life, successful life, full life, ano man ang tawag natin, happy life, blessed life, lahat ng uri ng positibo at magandang buhay ay ating pong matatagpuan sa salita ng Diyos. It will cause us, Lord, mga kapatid, na magkaroon tayo ng kaaya-aya, mainam na buhay, mga kapatid. And then, fifth point, God's words that were kept in our hearts are treatment. Ito po ay lunas. Ito po ay gamot. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na tayo po ay babad sa salita ng Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Ang salita ng Diyos, ito po ay kagalingan natin. Ito ay treatment. Ito ay lunas. Ito po ay gamot sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya salamat kay God. Dahil we have His words, mga kapatid, na instead of thinking the problem, let's meditate the word of God and we will be healed because the words of God are treatment sa ating pong mga karamdaman, mga kapatid. Last point, God's words that were kept in our hearts are health, kalusugan, kalakasan, mga kapatid. Totoo po yun dahil totoo po na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan, nagbibigay sa atin ng kalakasan. That's why, brethren, tayo po ay nagiging healthy kapag ang ating pong niisip. Kasi minsan kadalasan ang nagiging bunga po ng pag-iisip natin sa mga problema natin. Nagkakasakit po tayo, bumabagsak ang ating kalusugan. So, balit if we think on the Word of God, particularly sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid, it will bring health sa buhay po natin. Lalo tayo nagiging malakas, lalo tayo nagiging masigla, tayo po ay lalong nagiging malusog, mga kapatid. Kaya salamat because we have His words, we have His promises na ating pong pinakaiingatan sa ating mga puso dahil ang salitang ating iningatan sa kaibuturan ng ating puso, it will bring healing, energy, alertness, life, treatment, and health. To sum up of our today's message, brethren, grace and promises for sickness and healing,
which is entitled Keeping God's Word for Wholeness. And our today's grace and promises for sickness and healing, in which we need to agree, believe, claim, and declare, ating pong inacronym ang salitang health, H-E-A-L-T-H. First point, God's words that were kept in our hearts are healing. Second point, God's words that are kept in our hearts are energy or strength. Third point, God's words that were kept in our hearts are alertness or awareness, brethren. And then fourth point, God's word that were kept in our hearts are life. And then fifth point, God's words that were kept in our hearts are treatment. And then sixth point, God's word that were kept in our hearts are health. And these are the acronym of the word health: healing, energy, alertness, life, treatment, and health. And these are the result of the words of God that were kept in our hearts, brethren. I hope that once again, we're all reminded by the word of God that we need to keep His word for us, mga kapatid, na manatiling whole at manatiling malusog, malakas, at sabi natin magaling sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, magpasalamat tayo kay Lord. Lord, thank you for your word. Napatuloy po ninyo yung pinagkatiwala sa amin, and we keep all of those words, Lord, in our hearts because we believe that it will produce Jesus ng healing, energy, alertness, life, treatment, and health sa buhay po namin. Salamat din po, God, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and blessing sa aming mga aspeto ng aming buhay. Salamat din po sa aming mga kapatid na patuloy po ninyong pinagpapala, God, sa mga kapatid namin na may mga business. Patuloy niyo po palakihin ang kanilang puhunan, palakihin ang kanilang kita sa aming mga kapatid na mga nagsisipagtrabaho, promotion sa kanilang mga positions, increase sa kanilang mga salaries, at sa mga kapatid namin nagsisipag-aaral, sufficienting tuition fees, sufficienting allowances sa aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanya lamang bahay. Pagpalain niyo po ang bawat pinagkakabalahan namin. Salamat din po, Diyos, sa araw na ito, dahil kami na naman po ay magiging successful, prosperous, at higit sa lahat kami ay magiging favored at baka at blessed, Panginoon. Salamat din po sa laang biyaya mo at pagpapala sa amin sa araw na ito, because the reason why you always bless us, God, for us to be a blessing to everyone. Thank you, Jesus, for making us channel of blessing, for making us vessel of blessings to everyone. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.